Masayang araw po. Nandito tayo sa ating mga palakihing panlitsyon. Nakunan po natin ang walong malalaki kahapon ito. Deliver tayo kay ka-farmer. Ayan po, dalawang araw nang walang ulan. Kaya maganda-ganda na po uli ang kanilang kulungan. Natutuyo na ang putik. Itong kanilang lubluban, malaki pa rin, dami pang tubig. Yan po ang naging resulta nga ng pagdumi ng mga baboy sa isang lugar. Yung pong water retention capacity ng lupa lumalaki. Mas nakakapaghawak po ng tubig ang lupa. Dahil dito po sa Pampanga, lalo na yung mga lugar na dinaanan ng lumang lahar, Angeles, San Fernando, Porac, Bacolor, nagbubuhangin po ang lupa. Kaya po, sandaling-sandali lang, tuyong-tuyo ang lupa dito. Kaya nung mag-try po akong maggulay, hindi naging successful dahil po na tutuyo kaagad. Kaya po nag-give up ako sa paggugulay. High value crop po sana ang una kong iratry. Kahit na mga bell pepper at siling labuyo lang. Pero unsuccessful po kami dahil dilig ng umaga, wala pa pong alas 10, nalalanta na. So ito po ang ating mga palakihing panlitsyon. Marami na po ang malalaki. Marami pong malaking order si ka-farmer kaya pinapahold niya muna. Gusto niya ho ang kada dala doon 30 kilos up. Marami pong nagdadala daw ng baboy pero mas maliliit. So ayan po ang ating mga alaga ngayon. Hindi po sila nasunod sa akin kamukha nung nakaraan. Kontento po sila. Busog sa pakain. Kabibigay lang po ng damo. So ayan po. Araw-araw may damo. Pampadagdag lasa po yan sa ating mga alaga para po pag pinalitsyon na, mas masarap po sila. Ngayon po yung mga nagtatanong, paano hinuhuli? Ito po ang aming simpleng trap system. Yan po, tinayo sa sulok ang aming pen na pangulong. So, itataboy lang po ang mga ito. Papasok sila rito. Mas makakapili po kami. Pag nakapasok na po kasi, itong 10 feet na gate, isasara po. Yun. Pag nasara na pong ganyan, yan po, halimbawa, kukunin na yung huhulihin na po sila. So, yung mga, sa mga biik po, ganun din. Pag mag... Buksan ko lang po muna itong gate para hindi makulong sa loob yung dalawa. Ganon din po sa mga biik. Yung biik naman po, gagawin lang namin, magpapain kami ng pagkain dyan sa loob para po maipon-ipon na sila dahil mas marami po yun eh. So, pag pumasok po silang kakain, isasara po namin yung gate. Yung nasa loob po, pipilian namin. Yung pangwalay, ibang kulong, ilalagay na po natin sa ating winning growing pen. Yun naman pong mga babakunahan, kakapunin, at pupurgahin natin o i-deworm. Ibang kulungan naman po ang paglalagyan nun para po gagawin na lang natin yung procedure. Yan, kasi po dati, itong buong lugar na to, actually mas malaki po dun sa labas dahil hindi pa namin kinukulong ang mga baboy nung araw. Yun po ang habulan. Kaya pagod na pagod po yung mga baboy, pagod na pagod din yung mga tao. Pagkatapos po, yung mga buntis nakikitakbo rin, yung biik na maliliit, nagsisitakbuhan din po. Kaya po, tinry namin na i-improve ang sistema para po hindi bugbog ang ating mga alaga. Hindi rin po bugbog ang mga tao sa paghuli.
So yan po ang ating mga palakihing panglitson. Inuna ko po itong large breeding pen. Ayan, pinalilinisan natin ang paliguan. Si Mama Pig po, kahit nabukas ang kulong, hindi pa rin lumalabas. Doon pa rin siya sa pugad niya. Okay lang yan. Mainit po ngayon dito sa Pampanga, kaya nakasilong ang ating mga alaga. Yan po uli ang ating mga biik dito sa large breeding pen. Marami na po ang malalaki dito. So, next week po siguro, pag maganda panahon, magse-set up kami ng pangulong para pong makapasok na yung mga biik doon. Doon sila pakakainin. Hindi po na muna kami magpapakain dito sa ating regular na pakainan para po masanay silang dun muna kakain sa loob ng may pangulong. Pagkatapos po nun, manghuhuli na kami. So ayan po ang ating mga biik sa loob ng pakainan ng starter feeds. Yan po, isa sa ating native na boar. Kitang-kita nyo ho, maliit ang tenga, mahaba ang nguso. Yan po ang karakteristik ng native na baboy. Itong mga nagkokomada rin po dito sa ilalim ng balete, dadalwa ang nakahiga rito, wala yung kanilang mga akay na biik. Iilan po yan. May naggawa na rin po sila ng pugad-pugaran nila. Ayan, natapos na po ni Lito itong ating pangatlong silungan dito. Kaya ang next project niya po niyan, yung sa ating dumalaga pen kasama si B-Boy, iisa yung ating silungan doon. August, mag-uumpisa na pong umanak ang mga yon. So kailangan pa kaming gumawa ng at least isa pa doon para po maluwag ang kanilang masisilungan. Ito po, sanay nang gamitin. Dito natin inaabutan ang maraming mga biik. Yan po. Magtatakbuhan na naman. Pag nakita pong may nalapit, takbo. Kasama inahin, takbo. Doon po sa kabila, takbo rin. Yung magkakaiba pong size, o. Oh. Balik sa ilalim ng balete. So, yan lang po ang update dito sa ating large breeding pen. Pagtulungan mo namin linisin yung paliguan po at yung painuman para po maginhawa ang ating mga alaga. Ito po ang mga dumalaga naman na may kasta na. Mukhang lawlaw na po talaga ang tiyan nila. Wala na ako napapansin na hindi nakabagsak ang tiyan. Boy! Piboy! Piboy! Ayaw pa pong lumapit ni B-Boy. Yan. Kahit na punggok po, kita nyo naman. Ang tiyan niya talagang bilog na bilog na. Kung humigang yon. Yun po, talagang bagsak na. Lobo pa sa gilid. So, Lito, isa pang bahay doon, ano? Na, ano, pagkatapos, siguro yung mga anak dito, tignan natin kung palalabasin na rin muna natin. Medyo masikip siguro to eh.
pwedeng yung mga una sa loob, tapos pag talagang medyo masikip, lalabas natin yung iba. Yan po, kasi ang sukat ng paanakan po ng kulungan, hindi pa ako talagang, hindi ko pa po gamay, dahil ngayon lang po tayo talagang nagkukulong ng mga alaga. Dati po, nasa mga 70 ang ating inahin, gala po sila. So pag nanganganak po, kanya-kanyang gawa ng pugad dito po sa 2 hektaryang property na siyang inuupahan nating pinag-aalagaan ngayon. So yan po ang ating dumalaga pen. Tignan po natin kung napalapit si B-Boy. Bye! B-Boy! B-Boy! Chismoso ka na talaga, B-Boy. Kwentuhan muna bago lapit. Ha? Ayan na po. Tutuloy kaya dito sa tabi natin. Ha, boy? Sarap higa mo sa putik dun, boy. Ha? B-Boy, B-Boy. Ayan po si B-Boy, lumapit-lapit. Ayan. Kamot, boy. Ha? Kamot, boy. Kamot. Ayan po, nauhaw. Ha, boy? So, ayan po si B-Boy ang ating mga dumalaga. Nandun po sa kabila ang tatlong makulit. Ayan po, kabibigay ng tubig. Tokwa, si Totoy, at ayun po si Pumba. Ha? Totoy? Tokwa, kamot ka din, Tokwa. Ito po ang ating tatlo pang future boars. So next year po, mixed breed na ang ating ilalabas. Hindi na pure native ang ating mga pang-litson. Sabi po ni Cat Farmer, hanggang 50%. Magandang maganda pa rin daw po ang balat based sa experience niya. So trial po muna tayo uli. Ngayon ko lang gagawin yan. Dati po talagang purong native lang ang inaalagaan ko. Namatayan lang ako ng barako noon. Wala ako ibang makuha. Kaya po yung kaibigan ko in-offer si Berktive. Siya na po ang ginamit ko muna. Yun po ang aking first time na nag-infuse ng hindi pure native line sa ating mga alaga. Pasyala naman na po natin ang ating first breeding pen na relocated. Ito po ang ating relocated first breeding pen. Ayun po yung 50% mortality natin na umanak dun sa sulok. Tinanggal na po yung harang. Dito siya sa gilid nagpupwesto. 7 out of 13 po ang buhay sa kanyang mga biik. Ayan, hanggang ngayon po, 7 pa rin ang akay niya. Malaking inahin din po yan. Ayan, naglinis at pagpapalit po ng tubig sa painuman si Janel. Silip tayo. Ayan, mga inahin pa rin. Yun pong umanak dito. Sa ilalim ng puno ng kamatsili. Hindi pa rin siya nagre-relocate sa kanyang pwesto. Ayan po ang ating feeder dito sa ating first breeding pen. Alam na pong pasukin ng ating mga alagang kulig. Ito po si Mama Pig dito. 4, 5. Ba't 5 na lang anak mo? Ayun pa. Sa'yo ba to? Bakit ang laki ng isa? 6 lang po siguro yung kanya dito. Masyado pong malaki. Yun, yung may puti sa ulo. Hindi niya po biik yan. Yung isa po, bansot. Hindi
Ayun, mukhang mahina na siya. Ganyan po kasi, hindi ako nag-i-intervene. Yun lang po talagang malalakas at malulusog ang hinahayaan kong mabuhay. So ito pong labas na to, ang ating winning growing area. So paghuli ng mga pangwalay dito, madali na po, isushoot na lang sa tawid ng pader. Ito po, may tatridomede, yung mga piig, pumigya si Mama Pig. Tatahimik na po ako, lalapitan natin, tignan natin kung makunan po natin na dumedede. Ayaw pong magpa-picture. Tumayo si Mama Pig. Yan po si Junior Boar. Kinasasama ko lang siya dito kay Muleput para po ganahan si Muleput at pumasta ng maaga. Yan po, ang lalaki na. Dumedede pa. Malapit na pong iwala yan. Pag nanghuli kami uli, diretso walay na po ang mga yan. So next week po, God willing, maganda-ganda panahon, manguhuli po kami ng pangwalay at pang castrate, deworm, and vaccinate. Try ko pong makunan ang paghuli para makita niyo po ang procedure namin. Ayun po si Mama Pig. Siya fully relaxed. Ayaw humiga ng maayos dahil nakikitang nandito pa rin tayo. Pero yun po, nakakadede naman yung kanyang mga alaga. So ayan po, ikot pa tayo. Tignan po natin kung di pa rin umaalis si Batik sa kanyang pwesto. Wala na po siya. Nanggagalaan. Gumagala na si Batik. Yan po ang iba pa nating mga alaga. Nasa lailim ng puno ng kamatsili. Kasama po si Muleput. Ayan po, magpapalit na rin ng tubig sa mga painuman dito. Kapapalit po ng tubig sa painuman dito, itinaob po yung isang planggana. Ayun po. Ayan, bagong palit po yung tubig, malinaw. Yung pong planggana doon sa dulo, itinaob ni Mama Pig para meron po siyang spa. Ayun po, nakababad siya sa puti. Ito rin po, langgana ng bata nung araw. Dinala ko na dito, intention pa inuman. Ginawa po nilang paliguan. So ayan pa po ang ating mga alaga dito sa first breeding pen na relocated. Yan po ang mga biik. Ayun si Mama Pig. Hindi po siya angry pig. Ayan pa po isang Mama Pig. Doon po, dalawa yung Mama Pig. Daming diik na nakasama sa kanila. Tingnan po natin kung magpapadede si Mama Pig. Dito lang po tayo. Dumapa po si Mama Pig. Iya si Mama Pig sa kabilang side magpapadede. Ayun po, dede sila. Yung isa pong Mama Pig, hindi pa komportable kung magpapadede siya, paikot-ikot pa. Balikan ko lang po itong nandito. Yan po.
ating mga biik. Katingin lang po si Mama Pig. Ayun. Hindi ko naman ginagalaw. Close up lang. Yun po. Kumungol uli. Iiwanan ko na po. Ayun po yung ating pakainan uli. Alam na nilang tukuyin. So pag manghuhuli na po, babakuran lang yan ng ating mga pangulong. Tapos po sasarhan pag ready na at marami nang nakain, huhulihin na po yon para mapilian. Ayun po pala si Batik. Yun po ang kanya mga babies. Nakasunod sa kanya. Bakit apat lang? Alam ko po anim yun eh. Ayun po siguro yung dalawa na iwan. Mahinang maglakad yung dalawang biik. Hindi yan ang mama ninyo. Ayun po sa silong ng yero. May nagpapadedere na Mama Pig. Ayun po. At yung mestrep na yon, anak po ni Batik na nagpunta roon. So yan po ang ating relocated first breeding pen. Silipin lang uli natin yung mga nakasilong para makasilong din tayo. Yan, sumilong lang po ako dito sa ilalim ng akasya. Napakainit na po ng araw. Ayan po ang ating mga alagang nakasilong rin dito. Ayan po, assorted sizes ang ating mga biik. Ayan po si Mama Pig. Akay ang kanyang mga kulig. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ang kanyang akay. Hindi ko po alam kung kanyang lahat talaga yan. Maputik po yung kanyang ear tag, kaya hindi ko alam kung kanyang lahat yan. Hindi po natin matignan ang record. Ito naman po yung mga kumakain. Yan po. Yung lumang barandilya sa bahay, kinuha ko. Siya pong pinaglagyan ko nung ating 8-foot na aluminum feeding trough. Ayun po uli si Mama Pig. Sisilong rin siya dito sa ilalim pala ng akasya. Akay ang kanyang mga kulig. Bago po tayo magtapos, shout out muna po muna kay Melvin Agonia of Nipawa, Canada. At saka po sa Silva Family of Taguig. Kamusta po kayo dyan? Nasa maiging lagay sana kayo. Hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Please share, like, and subscribe.